evening, my dear brothers and sisters. Our theme or topic for this Sunday's readings are all about the laws and commandments of God. It may be a little bit uncomfortable for us to listen to all of these. Kahit ako po, nung binabasa ko, parang minsan uncomfortable pakinggan palagi, no? Kapag ang Panginoon ay nag-uutos na. Meron ba sa inyo dito ang masaya na nakakarinig palagi ng utos, no? Minsan parang nakakapagod din pakinggan ang utos. But Jesus reminds us today not just to focus on following the commandments and the laws of God, but Jesus also teaches us today to look at the wisdom behind the commandments. The wisdom that we do not usually see. But Jesus teaches us today to see and to look that there is always wisdom behind the commandments of God. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, huwag lamang nakatingin doon sa utos ng Panginoon. Kailangan tingnan din natin may karunungan ang Diyos na minsan nakatago sa likod ng mga utos na ito. At kailangan ito ang ating matutunan, the wisdom behind the commandments of God. Siguro po, para maunawaan natin ito, hayaan po ninyong gamitin ko ang konteksto, halimbawa sa bahay o sa tahanan. Bilang mga anak, madalas mayroong mga batas sa bahay. Mayroong mga commandments ang ating mga magulang sa loob ng tahanan. At minsan, mahirap maunawaan, minsan mahirap sundin. Pero may natatagong karunungan ang mga ito. Siguro sa mga bata na nandito, sa mga kabataan at sa mga anak, minsan nagtataka tayo, bakit kaya dapat ng ganitong oras ay nakauwi na ako? Minsan kinaiinis natin yan, no? Gusto ko pang lumabas kasama ng barkada ko, ang KJ naman ng nanay ko, no? Kailangan, eh, gusto ko pang lumabas. Bakit ganitong oras nakauwi na dapat ako? Baka hindi mo nakikita ang karunungan sa likod niyan. Gusto lamang siguraduhin ng magulang mo na ikaw ay safe at home. Sapagkat mag-aalala ang iyong magulang kung gabi na ay wala ka pa sa bahay. At maaring kung ano ang mangyari sa daan kung ikaw ay ginagabi na. There is always wisdom behind all of these commandments. We may not see it. It may not be obvious. But there is always wisdom behind these commandments. Siguro, marami sa atin na mga nag-aaral pa ang nagtataka din, no? Bakit kaya during weekdays, kapag araw ng pasok sa eskwelahan, bawal kaming maglaro sa computer o sa cellphone, no? Yung iba sa atin, kinukuha pa ang cellphone during weekdays para tumutok sa pag-aaral, no? Yung ibang mga bata, no? Yung pangapamangkin ko, ganyan din, naiinis, no? Why do you have to take our cell phones away from us
during weekdays, no? We want to play. But there is always wisdom behind that. Maybe your parents are teaching you to manage your time wisely. Kapag panahon ng aral, oras ng aral, maglaan ng oras sa mga mas makakalagang bagay. Kaya nga yung iba sa atin, matanda na, may asawa't anak na, naglalaro pa rin ng computer. At nauubos pa rin ng oras sa computer. No? Baka kailangan balikan natin ang wisdom ng ating mga magulang. Baka naman nauubos ang oras mo sa computer. Baka 5 oras kang naglalaro, pero 1 oras lang ang nakalaan sa pamilya. There is always wisdom behind the commandments. That is why the second reading today from the letter of St. Paul to the Corinthians remind us that he said, we speak of a wisdom to those who are mature. We speak of God's wisdom, mysterious, hidden. But these wisdom are hidden behind God's commandments. Kaya mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, narinig natin ang mga utos ng Panginoon. Bagaman kung paparinggan natin ay mahirap, subalit tingnan din sana natin ano naman ang karunungan na matututunan natin sa mga utos ng Panginoon. That is why in our gospel reading today, we hear the many lists of God's commandments. He said, do not commit adultery, but moreover, do not look at a woman, at another person with lust, because this will lead you to adultery. Jesus did not just say, do not kill. He also said, do not get angry at your brother or sister, because this may lead you to hurt your brother or your sister. There is always wisdom behind the commandments of God. And we must learn the wisdom behind these commandments. Kailangan pong matutunan natin ang karunungan sa likod ng mga utos ng Panginoon. At hindi lamang matuto, kundi dapat ito ay pagtiwalaan din natin. In our first reading today from the book of Sirach, we are reminded not only to choose the commandments given by God, but he said, if you trust in God, you too shall live. The commandments of God are not just to be followed, it is to be trusted. We do not just follow the commandments of God, but we trust the wisdom of the commandments of God. Hindi lamang po tayo sumusunod sa utos ng Diyos, tayo rin ay nagtitiwala sa karunungan ng utos ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, siguro po minsan mararanasan ninyo na parang iniiwas kayo ng Panginoon sa isang bagay. At pakiramdam nyo na parang ayaw nyo namang umiwas sa tao o sa bagay na yan. Pero ang Panginoon, pinapaalala sa iyong umiwas ka na riyan. And later on, you will realize na tama nga pala ang Panginoon. Tamang iniwas niya ako sa bagay na ito. Tamang iniwas niya ako sa taong ito sapagkat alam niyang ito ang makabubuti sa akin.
Kaya sabi ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo natin, no? Iwasan ang mga ganitong bagay because these will lead you to destruction and sin. Kaya kung napapansin ninyong iniiwas na kayo ng Panginoon dyan, huwag nyo nang habulin. Minsan iniwan ka na nga, pinagpipilitan mo pa rin ang sarili mo. Minsan inilalayo ka na nga ng Diyos dyan, pinipilit mo pa rin habulin. Baka naman, iniiwas ka na talaga ng Panginoon at sa tingin mo na ito ang gusto mo, pero sa karunungan ng Diyos, mas alam niya kung ano ang makabubuti sa atin. My dear brothers and sisters, let us not just learn to follow the commandments. Let us learn to trust the wisdom of God's commandments. As we continue this celebration of the Eucharist, let us be reminded that behind all the commandments of God, there we can see the wisdom of God. Let us learn not just to follow the commandments, but let us also learn to trust the wisdom of God's commandments. Amen. Salamat po sa mga taong nagbabahagi ng salita ng Diyos sa social media. Lagi ninyong sineshare yung mga homily namin dito. Lagi ninyong sineshare sa mga kapamilya ninyo, mga kaibigan, yung aming mga online mass. Salamat sa inyo. Baka hindi ninyo alam, yung binabahagi ninyo na salita ng Diyos ay nakapagbibigay ng liwanag sa isang taong dumaraan sa dilim. We thank all people who have shared the Word of God. There are social media influencers